Hi everyone, welcome back to my channel. It's me, Lazelle, and don't forget to subscribe and like this video after mong mapanood. Sasagot lang ako ng mga question regarding sa pag-ibig calamity loan dahil nga sa bagyong Karina, okay? So sana ay makatulong ito sa inyo. Question number one. Ma'am, tanong ko lang, pwede po ba mag-reloan ng calamity sa pag-ibig? Meron pa kasi akong balance sa calamity nung nakaraang taon. Okay. As long as na nakabayad po tayo ng 6 months and above, at the same time ay wala po tayong lapses, meaning wala tayong laktaw sa ating loan remittance, okay? Qualified na qualified po kayo, at syempre dapat ay may current kayo na hulog ng inyong contribution for the past 6 months. Question number 2, okay. Pwede po bang mag-file kahit katatapos lang mag-lump sum? The answer is yes. Pwedeng-pwede po tayong mag-file ng ating pag-ibig calamity loan, lalo na kung affected ang area ninyo. Kung sako po kayo ng Metro Manila, qualified po kayo dyan. Okay? So, dapat ganito guys, kapag nag-file kayo ng lump sum and dinakuha nyo na siya, ang alam ko kasi, after a month, pwede kayong mag-file. Like, for example, siguro July, nakuha mo ang pera. Pagka August ka na, siguro pwedeng mag-file ng pag-ibig calamity loan. Pero, tandaan ninyo, kung 20 years man ang pinail ninyo kay Pag-ibig Fund, yun 20 years lang yung ibibigay ni Pag-ibig Fund. So, kung halimbawa, naka 22 years naman kayo kay Pag-ibig Fund, 20 years yung ibibigay, so yung 2 years natitira, pwedeng-pwede kayong mag-loan. Pero kung halimbawa, 21 years lang kayo sa Pag-ibig Fund, naghuhulog ng inyong contribution, yung 20 years, ibinigay ni Pag-ibig Fund sa inyo, so may natitira kayo doon na 1 year. So, are you qualified for calamity loan? The answer is no. Kasi po, kailangan po kasi ay naka 24 months. Tandaan natin na kapag mga newbie tayo, first timer natin na mag-loan sa Pag-ibig Fund, ang isa sa mga qualification ay dapat meron kang at least 24 months ng yung contribution. Alright? So, sana nakatulong yan.